Congratulations dyan, Ray, dahil tinanghal kang best supporting actor sa Pamasaya. Yan, maliwanag yan, ha? Maliwanag na trophy yan at panalo. As an supporting actor, ano yung mga pinag-struggle mo muna bago mo nakuha yung award na yan? Marami po. Kasi ang sa pagiging artista lang po, lalo na sa pelikulang Katipse, kailangan ko po mag-portray ng 17-year-old guy and kid. Pero I'm a 24 years old na nung kinuha niya direct sa pelikula ko. So I really need to change and make an extra effort, lalo na sa physical attribute ng isang 17-year-old. And may bigote po ako and all. So kung mapapanood po nila yung pelikula, hindi po nila ako mamumukaan, lalo na sa mga iba't ibang pelikula. Minagic ba? Wala po ang itsura mo. Hindi po minagic. Ako po yung mismong nagmagic sa sarili ko eh. Kaya nga, yun like, nagpapayat talaga ako and all, lahat hindi lang yun eh. Pati yung singing kasi it's a musical film. At mahirap yun and it's first time here in the Philippines. Kaya dapat ayusin mo. Dahil first time ko rin po eh, kabado ako eh. Kaya sana po, kung napanood nila, salamat. At kung mapapanood pa man nila, sana mag-shot na. Til, balikan natin kanina yung tanong kanina about Juliana Pariscova, dahil scattered naman niya na may kakaharapin siyang demanda. Update mo na dyan dun sa about sa case na isasampa ng team ng Katips. Actually, sa katotohanan po, isa akong sa mga nagrabyado ni Juliana. Para isa po ako sa mga siniraan niya. Pero sabi ko nga po, ipagpapasadyos ko na lang kung ako po yun. Pero syempre po, may hangganan po parati ito. So, ako naman po, pinababayaan ko ng pre-production ko dahil sila naman po yung mas may nakakaalam. Hindi naman po tayo lawyer. And my director is a lawyer and also some of our producers are lawyer then. So, sana sila na pong bahala kung ano man po ang gagawin nila sa mga kaso ito, pero sana po magsilbing aral to sa mga tao na lagi nagsasalita, may hangganan ng freedom of speech. So hindi lang po dapat tayo nagbibigay ng opinion. At kung maninira po tayo ng tao, siguraduhin po natin na tama or na hindi masyadong nakaka-down dun sa tao. Kasi nakakaano po yun, alam nyo, walang basis kung bakit mo sinisiraan. Para saan? Para lang ba gusto mo lang kalabanin yung tao o dahil threaten lang kayo? So siguro dapat maging sports tayo sa kahit na anong bagay. So sana maging aral yun na as a Filipino, dapat alisin natin yung mga ganong klase pag-ugali. Bakit tinarget kayo niya na? Ba't tinarget kayo ni Juliana? Sa palagay? Hindi ko alam. Kasi nung nanalo po kami ng 30th, I vividly remember this. After ng 30th ng FAMAS, noong July 30, nanalo kami. Kahapon, pumutok po kami sa balita nung 31. Tapos nag-announce po lahat na ipapalabas kami nung August 1. Tatapat po sa MIM ng August 2. Medyo siguro po nakatunog sila at nag-threaten sila. Kaya nagpakawala po sila mga atap. So siguro po, yun po ang nakikita ko mali yung nadailan na baka kami lagi sinisiraan para hindi kami panoorin. But at the end of the day, good publicity and bad publicity is still a publicity. So, Thank you. Sa personal ba magkakilala kayo? Kung nagkita na kayo ni Juliana? Wala. Kung mamimit ko man siya, yayakapin ko ba siya? Yayakapin ko ba siya kasi baka may pinagdadaanan siya sa buwan. Hindi. Ba't hindi mo po ganun tao? Pero baka yakapin ko pa po siya kasi gusto ko siya yakapin. Yakapin may kasamang sampal? Hindi po eh. Yakapin dahil yakap na may kasamang care kasi feeling ko may pinagdadaanan yung tao. Feeling ko lang po. Baka hindi ako judgmental. Sabihin nyo kung mali ako, baka may pinagdadaanan siya na kailangan niya ng kalinga ng isang kaibigan. Ang hapag mo pinagdadaanan niya. So, saan yun po yung gagawin ko sa kanya? Yayakapin ko siya. At magpapasalamat na lang. Hindi, anong mensahe mo sa kanya? Yung totoong mensahe para 'di ba, para next time maging careful na siya sa yun pagbibigay ng mga ganyan pag-post. Sa akin sa tuwing marami tayong sinasabi at sinisira ng tao, mas lalo tayong nasisira as a tao. Kasi yung naninira ang nasisira. Okay. Ayun po ang gusto kong palabas. For the record, yung naninira ang nasisira. Okay. Pero yung sinisiraan, yun ang parang umaangat palalo. Tama ba ako? Tama po. Yun go ahead. Go ahead. Kasi sa tuwing naniniwala po tayo, mas lalo pong, alam niyo yun, mas lalo yung character natin as a person nagiging questionable.
sayang naman po nagiging yung bitter, ano? Nagiging bitter po. Sayang naman po yung mga pinagdaanan natin at yung mga pinag-aralan natin at lahat po ng mga nakamit natin sa buhay kung may invalidate lang po ng isang sinabi ninyo. So, binibigyan naman po natin ng pagkakataon yung mga taong nakakagawa ng mali. Pero kapag paulit-ulit na, bakit mapagbibigyan pa? Ayun. So, sana matuto siya. Matuto siya sa mga... Sa naging action niya. Oo, sa mga naging action niya. Bago siguro mag-post or magsabi na po ano. Dapat diba sabi nga ni Pia, think a million times click before you click. Yeah. Oh. Think before you click. Mm. Diba? So, yun yung lesson doon na... Kasi ang social media, in just a seconds, worldwide na. Yes. Public. Lalo na pag-public, everybody can see it. So, yeah. Ayan. Yung ano mo ngayon, yung mensahe mo sa mga katulad mo ng mga millennials din, ano ang mensahe mo dun sa para sa kanila na wag maging judgmental din? Opo, siguro sa mga ang mensahe ko sa mga kabataan ngayon, wag sila basta-basta maniniwala sa mga fake news, labanan natin ito. Siguro magkaroon tayo ng mga references. Huwag tayo sa isa lang, porque napanood lang sa Splice video, napanood lang, nakita natin, nabasa. Pag siguro tayong ganun, siguro, pag may napanood tayo, dapat may isa pa tayong tinitignan na mas reliable na sources na kung totoo ba yung mga sinasabi ng mga articles na to, ng mga videos na to, maging matuto tayo, maging matalino. Yun yung parang nawawala na because of our educational system. Kaya dapat siguro, dapat mag-aral sila ng mabuti. At alamin yung katotohanan ng mga bawat lumalabas sa online o kasi. Successful ang career mo ngayon. How about love life? Love life? sabi ko nga, hindi po balanse ang buhay. So para po sa akin, masaya naman po ako kahit wala akong love life. Kasi I have my family, I'm a breadwinner. So kailangan ko may pamilya akong iniisip. Sa career mo na ngayon. Ilang buwan or taon ka nang single? Yes. 3 years. Bakit single ka? Hindi po nila maintindihan yung ano ko eh. Trabaho ko eh. Hindi po kasi nila maintindihan na nagta-teatro. Tsaka sa pandemic, di ba? Yung pandemic, yun yung last. Pero ano, marami naman nagpapaano siya, of course. Marami nagpaparamdam, of course. Marami din pong mga napupusuan tayo. Pero syempre, hindi po basta-basta kasi sa panahon ngayon, mas maganda na hindi na tayo tumatan. Hindi na tayo bumabata. So, mahirap po makipag-settle, magkaroon ng relasyon kagad-kagad basta lang sa online mo ng meet or gusto po take it slow. Alam niyo po yun, parang yung career ko ngayon, hindi naman po bigla ako sumulpot na naging best supporter. So pinaghirapan naman po siguro at paghihirapan din natin, parang love life lang yun. So paghirapan natin. Ganun ba yun? Yeah, ganun po ako. Sorry, sentimental ako pero ganun po. Talaga yung ideal girl mo, if ever na ano, someone who could understand kung nasan ako at kung ano ginagalawang ko at kung namahalin yung mundo na meron ako. Speaking of girls, sinong gusto mong next project mo? Sino yung gusto mong makasama sa movie? Yung mga... Of course, din ako lalayo. Si Nadine Lustre. Nadine? I really want... Lustre. Lustre. I really want Nadine na maging co-actor sa isang project or sa kahit saan man. Sana magkatrabaho kami. Kahit na hindi leading man or leading lady. Or the love team eh. Basta makatrabaho ka ng sila din, okay na. Crush ko kasi sila din. So, talaga? Yeah, super crush ko sila din. Sino pa yung gusto mong makaka? Ang mga work, of course, mga si Liza Soberano. Ay, wala na si Liza. Nandun na sa Hollywood eh. Hollywood na siya. So far, yun po ako. Hindi kasi ako masyado, feeling ko kasi hindi ako pang typical heartthrob movie. Parang feeling ko pang medyo di ako doon. Kaya mas okay po ako sa mga medyo artsy films na sana makatambal po yung mga character. Yeah, I really want to become a character actor. Kasi yung character, ang pagiging character actor, walang habang buhay, walang ending, di ba? Hindi nalalaos. Yeah, pwede ka ma-reinvent, maluto pa ng iba't ibang class. Hindi nalalaos, ano? Yes, parang Montonfiado. Yes, so kaya okay lang sa iyo yung ganung tawagin, parang opo character actor. Opo, kahit ano po yung basta artista, actor. Yeah, yun po. Basta importante merong ano, ganap. May ganap.
Ayan. Salamat at nako sigurado maraming napasaya doon. Ay, ikwento mo muna yung world tour nyo na gaganapin kasi excited din ang mga kasi napapanood din tayo worldwide. So, pakikwento mo yung mga saan yung una yung pupunta ang world tour ng Katips. Ayan nga po, mag-insert na po talaga yung world tour ng Katips. Bonus na lang po ito lahat at di namin alam na malayo yung mararating niya, literal na malayo, miles, miles away. So, my way. So, ang akin po, sana supportan po nila dahil lilipad na po kami sa Middle East. Middle East ang unahin, ano? Yawa po, Abu Dhabi, Kuwait, Oman, UAE, Dubai. So, lahat po ito, i-follow lang kami sa social media para makita nila. Abu Dhabi, meron po kami Asia and Oceania. May Oceania po kami ng New Zealand, Australia tour. Magpupunta kami sa Brisbane, Gold Coast, Sydney, ayan. Tapos marami pa po mga cities, hindi ko lang po nababanggit yung iba, pero i-check na lang po natin. May Japan po kami sa Asia, meron po kami nilulutong Singapore, may Hong Kong, tapos... let's go to Singapore! Yeah, may US tour po kami. Ay, yun ang maganda. Mga key cities na sana, New York and all, lahat basta nandun po sa cities na yun. And of course, may Canada, may Europe din po tayo. And yeah, marami pa po, marami. Para sa mga karagdagang detalye na lang, para mas specific pa, i-follow po kami sa social media. At abangan po nila sa mga news articles na lalabas kung saan mapapanood ang Katips sa buong mundo. Okay. Anong mga, paki-promote lang yung mga social media accounts? Yeah, social media accounts. I am a vlogger also. But ngayon, medyo nag-off na. I'm a TikToker. Just follow me on all of my social media accounts. JReyRivas. J-Rey Rivas. So, i-follow nyo po ako sa lahat. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, at YouTube. Lahat po yun. Sana i-follow po nila. Thank you so much, Jenry. Bye-bye.